Good morning mga kaserbisyo, magandang araw po ng Linggo. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay natin dyan sa mampong panig ng Pilipinas at buong mundo. Tayo po ay napapanood sa teleradyo serbisyo sa YouTube pati na rin po sa iba't ibang mga cable channels. At napapakinggan po sa DWPM Radio sa East 30 sa AM Band. Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi po sa mga kaserbisyo natin na nasa ibang bansa. Mga nanonood sa I1TFC at sa ating YouTube channel na Teleradyo Serbisyo. Pansamantala pong humahalili sa nag-iisang Mr. Approved, Danny Benafe. Ako po si Christian Yusores. At welcome po sa isang edisyon ng Approved Yan. Mga kaserbisyo, siksikliglig at umaapa po ang ating episode ngayong Linggo dahil maraming po tayong pag-uusapan. Siyempre tungkol po sa usapin ng mga may kinilaman sa paggawa sa ating mga kaobrero. Kaya stay tuned po kayo at huwag po kayong BBTU dahil hanggang alas 9:30 po na umaga tayo magkwepentuhan at maikibalita po sa iba't iba mga updates na may kinilaman po sa usapin nga po ng trabaho. Sabi nga ni Tito Danny, good morning mga ka-obrero, yan. Mag-comment po kayo sa aming Viber hotline kung meron kayo mga mensahe, 0919-278-3000. Bukas din po ang aming YouTube live sa mga magpapadala po ng mensahe. Sisikapin po nating banggitin o batiin ang inyong mga pabati ngayong araw ng Linggo. Okay, ano nga ba mga pag-uusapan natin ngayong araw ng Linggo sa Approved Yan? Ako, mga kaserbisyo, para magkaroon tayo ng tips lalong-lalo na sa mga nagbabalak magtrabaho sa ibang bansa dahil ang Bureau of Immigration nga daw po ay merong naharang sa NAIA terminal na nung nakaraan na tatlong ating mga kababayan na nabiktima po ng Peking visa. So alamin natin ang update mamaya sa immigration kung kamusta na yung ating mga kababayan tsaka kung ano po yung ginagawang hakbang ng ating pamahalaan para masawata, mahuli po itong mga nasasangkot sa pag-modus sa ating mga kababayan na gustong lang naman magtrabaho sa ibang bansa pero binibiktima ho. Mangingiri tayo ng update sa DSWD dahil nung nakaraang Independence Day ay nagkaroon po ng iba't ibang job fair sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at bukod po sa Dole ay nakibahagi rin ang DSWD. Mga musta rin tayo sa ating mga kababayan dyan sa ibang bansa. Mamaya kapag na-contact natin, makakausap natin ang isa nating kababayan sa Malta. At iba pa pong mga success stories mula sa ating mga kaserbisyo na mula sa simpleng buhay ay nagkaroon po ng magandang negosyo dahil sa kanilang pagsisikap. Magkaroon sana tayo ng mga tips at mga iba pang impormasyon kung paano magiging successful sa ating mga tinatarget na bubuksang business. Pero bago yan, mga kaserbisyo, nagka-countdown tayo araw-araw pero hindi pa po para sa Pasko. Samahan niyo po kami ha, sa isa na namang edisyon ng programa, katuwang nga po ang ako po muna, pansamantala po kay Sir Danny, dito po sa Approved Yan. Pero mamaya, magbabanggit tayo ng mga updates siguro para sa ating paparating na anniversary ho sa June 30 ha, mga kaserbisyo. Meron pong inilatag na programa ang Teleradyo Serbisyo at DWPM Radyo sa East 30 para po sa inyo. At mamaya alamin natin yung mga updates tungkol nga po sa magaganap na first anniversary ng Teleradyo Serbisyo at DWPM Radyo sa East 30. Okay, pupunta na ba tayo sa ating unang makakausap sa ating segment po para sa ngayong araw? Dahil nga nabanggit ko kanina, mga kaserbisyo, medyo nakakabahala po dahil ako nagko-cover po ako sa Maynila at isa sa mga nasasakupan ko ay ang Bureau of Immigration. At halos araw-araw po ay nakakatanggap kami ng mga press release, ng mga report na ilan po sa ating mga kababayan ay nabibiktima ho ng mga nangmumodus, ng mga nangi-scam. Love scam, yung mga nag-aalok ng mga peking trabaho sa ibang bansa. Meron din ito nga ho, yung kasong ito na pag-uusapan natin, mga biktima ho ng peking visa.
ano bang dapat malaman ng ating mga kaserbisyo o ng ating publiko, lalong-lalo na po sa mga interesadong magtrabaho sa ibang bansa. Dahil sa panahon ngayon, hindi naman natin maikakaila na maiba sa atin na hindi sapat yung trabaho o yung kinikita sa mga trabaho dito sa Pilipinas. Kaya may ibang nagsasakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Siyempre, hindi naman din humakatwira, no, na kung minsan, mismong mga kababayan pa natin ang nambibiktima sa atin. Kaya ngayon po, para po sa ating unang segment, mga balita tungkol sa paggawa at empleyo. Talakayan ng isyu ng manggagawa. Alamin ang latest dito sa Trapalita. Trapalita. Para po sa ating unang segment na Trabalita, makakasama po natin ang Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration, si Mr. Melvin Mabulak. Good morning, Sir Melvin. Happy Father's Day po. Si Christian po ito. Hello po, Sir Christian. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood na kikinig. Happy Father's Day po sa lahat. Maraming salamat po sa pagsama sa aming linggo ng umaga dito sa Teleradio Servisyo. Unang-una, Sir Melvin, ano ba yung identity nitong tatlong OFW po na ating naharang at nailigtas? Mga taga saan po ba sila? Yung naharang po natin, considering that they are subject sa possible na trafficking, no? For illegal recruitment, we are also directed to conceal yung kanilang mga personal identity, no, in respect to the legal provision on that. However, itong mga kababayan natin, they are bound sa Dubai, magkatrabaho sila doon. They do have documents ng mga the regular OFW na aalis. They were about to board a flight on June 10 sa Terminal 3 papuntang Dubai, but upon presentation po ng kanilang document, yung kanilang passport, yung kanilang visa, doon nakita natin that there's something wrong. Hindi siya akma at mayroong alteration doon sa present nilang visa at sa kanilang declared na trabaho na nakalagay sa kanilang overseas employment certificate. Ano ba yung inalock daw sa kanila, Sir Melvin, na trabaho nung illegal recruiter na nakausap nila? Yan ang cleaner po yung kanilang presentation. Mm-hmm. Mayroon silang magtatrabaho sila doon. But alam po ninyo, pag sa UAE po, we can able to check, verify sa kanilang visa. At upon checking doon, hindi sila worker. Ano po nakalagay? Kanilang visa. Ang kanilang ang kanilang visa is for tourism purposes. Mm. However, there are alterations to make it appear na yung kanilang dinadalang visa is a work visa, kaya they were able to obtain other documents na kinukuha sa ibang ahensya ng ating Pilipinas. The one who provides this actually ay ang kanilang agency. That's why part of it is we endorse it to the council task force natin sa Interagency Council Against Trafficking para mag-conduct po ng masusing pag-imbestiga. How come na ang nakuha nilang dokumento ay hindi tama at may alteration? Kung ito talaga ay ano ba talaga ang lalim ng pagbibigay ng hindi tamang dokumento ng employment agency? Bali, may agency pala ito, Sir Melvin, kasi di ba parang kadalasan ng mga naire-report natin dyan sa immigration na mga biktima rin ng mga ganitong modus, yung iba na ikilala lang sa social media. Pero sa kasong ito, meron silang recruitment agency at iniimbestigahan na rin po ito. Opo, this is the initial assessment natin kasi they were able to obtain certificate from the DMW. Ang DMW din naman, they rely on the documents presented ng kanilang mga employment agency because they have the responsibility to ensure the documents presented ay tama. Yan po ang tinitingnan po natin kasi nakakabahala po ito kasi pwedeng magamit yung mga legit na mga dokumento to evade yung thorough inspection dahil may mga alteration doon sa mga dokumentong pinipresenta. At kawawa po yung ating mga kababayan kasi hindi na masusunod yung kanilang pinirmahang kontrata, yung kanilang mga kondisyon na inilatag na nandito pa sila sa Pilipinas. Kawawa po sila at yan po ang gusto nating maprotektahan
sa ating mga kababayan. Oo, Sir Melvin, kawawa talaga kasi yung iba dito sa ating mga kababayan na nabibiktima ay nangungutang paminsan, 'di ba, nung kanilang mga mga placement, yung mga dokumento, yung pag-aasikaso. Malamang yung iba diyan galing pang mga probinsya tapos bumabiyahe papunta dito sa Metro Manila para asikasuhin sa mga government agencies. Siguro Sir Melvin, kung makapagbibigay kayo ng detalye or information dito para na lang din po sa kaalaman ng mga interesadong maging OFW. Paano ninyo nalalaman na kapag ang ipinresentang dokumento dyan sa paliparan ay peke? Para siguro kapag na-issuean sila ng mga ganyang dokumento, ma-flag agad nitong mga OFW nito at hindi na sila umabot pa sa sitwasyon na pagdating nila sa paliparan, doon pa lang nila malalaman na peke pa lang binigay sa kanilang dokumento. Opo, sa ating pag sa UAE kasi yung kanilang visa kasi it is being printed lang, hindi siya stick on the passport. No? Unlike sa other countries na ini-stick yung visa. And sa UAE po, papuntang Dubai, they can verify through online. Ayan, yung through kanilang online visa. Kaya doon po namin nakikita na itong visa na to na print out, sinasabi na work visa, upon verification checking, isa palang tourist visa. Mm-hmm. Those are the things na pwede silang ma-check nila. They also have to ensure them because we have to yan ang challenge din natin, no? Kasi nire-rely doon sa responsibility ng agency and we have to ensure yung ahensyang to ay yung track record din nila maganda para to ensure naman na yung ibang mga agencies na nagre-recruit ay hindi naman maapektuhan. Mm-hmm. Siguro mayroong mga iba dito na hindi tama yung ginagawa. And that's one of the things na iniimbestigahan ng ating Interagency Council para hindi na mag-record ito. But basically, the document ensure, no, na ang mga dokumentong hawak nyo ay na-verify nyo muna. Isa sa mga challenges din natin ng OFW, doon na mismo sa airport na binibigay yung dokumento, opo, they no longer have the chance to verify and check. Oo nga, yan sir, yung ibang that's mga report. That's why you really report have to demand that it must be provided even before pumunta ng airport. Ayun, mahalagang impormasyon po yun, Sir Melvin, kasi nga yung mga nababalitaan namin palaging mga report from immigration, ganun yung binabanggit ng mga biktime. Yung iba sa kanila, binigay yung mga passport o yung mga visa, mga dokumento a day before. Yung iba naman, yun nga, mismong sa paliparan na. Yung iba naman, sa hotel, bago yung mismong flight. Sir Melvin, siguro paki-walkthrough lang din tayo siguro sa proseso ng mga lumalabas ng bansa, hindi lang siguro sa mga OFW. Pagdating po ba sa paliparan, di ba may dinadaan ng counter dyan sa immigration? Tapos di ba kapag meron tayong na-flag sa first inspection, isinasailalim sa secondary inspection. Ano po yung nagiging proseso po doon? Opo, ang ating pong proseso, pag ikaw ay departing international, no, nakakuha ka na ng yung boarding pass, kung ikaw ay tourist na requires ng ibang requirement, no? Boarding pass, passport, kung ikaw ay worker, may OEC, pupunta ka sa immigration, i-verify, i-check. At pag nakita ng immigration compliance naman sa conditions, aalaw ka na, i-clear ka na. For OFW, ang inyo pong OEC na hawak ay connected po kami sa POEA. Kaya na-verify din namin, marami tayong huli doon na wala naman, hindi naman ito nag-a-appear doon sa system. Pero mayroon din naman counter doon from the DMW, from the POAA, na nag-a-assist din. Pag nakuha yung clearance, then we allow. Pero if there is a need to further verify, assess, mayroon po kaming secondary inspection. Kasi hindi pwede magtagal yung sa primary yung pasahero. Mm-hmm. Kung you have to check and verify kasi may mga sumusunod na mga ibang traveler at it will stack up na posibleng may domino effect, mas matagalan iba. Kaya ini-endorse ka sa secondary inspection. If the secondary inspection nakita naman na na-establish na you really are legitimately traveling, ibabalik ka sa nag-endorse sa'yo sa primary inspector for the clearance. Then you will now be allowed to depart. But you have to understand if you are departing, no? You provide time sa immigration, no? Dapat na sa immigration ka may sapat na oras. May oras kasi talaga, yung ating ticket, no, na departure, kung nagsasara na kahit nandyan na yung eroplano, mga 45 or 1 hour nagsasara na, hindi na sila nagpapasok.
Oh, isa pa yan. Opo, oras talaga kailangan mag-alat ng time. Opo. Sir Melvin, meron ba tayong data kung ilan na yung mga na-rescue, mga naharang na mga OFW mula January up to early June or May na matagumpay po nating na-rescue ng immigration dyan sa mga paliparan natin? I don't have the record though, pero almost every day may na-intercept tayo. Na po. Opo, tapos mayroon tayong na-rescue at nakita naman natin upon interview, kawawa sila kasi opo. Karamihan sa kanila naman, they are looking for magandang trabaho sa labas na bansa, may pamilya sila, they need to help their families here. Pero ang isang gusto lang natin ma-ensure na protektado sila kasi marami tayong mga kababayan na nare-repat, no? Umalis sa ating bansa at pagdating doon, nabiktima sila dahil walang guarantee, may panahon wala yung kanilang wala silang agency dito that will be held accountable once magka-problema sa ibang bansa kasi umaalis sila as turista. Yan po ang tinitingnan natin at marami po tayong mga interceptions na ganyan na rescue natin with the help of the task force. Meron tayong DSWD, meron doon tayo from the DOJ, from the PNP and NBI, nandoon po sa task force natin at umaalalay. Sir Melvin, one follow-up lang. Kapag itong mga nahaharang natin na mga nagbibigay ng mga peking dokumento, after natin silang ma-flag, saan muna sila dinadala bago makalabas ng paliparan? Mayroon pong mga, yung task force po natin, nagkakaroon ng verification. Pagbakita na ma-establish kung sino ba nag-provide dito, nagpa-file kasi sila, nag-i-investigate sila. Because we have to understand na dapat makuha natin kung sino ba talaga ang pangautak dito. Apo. At yan po pumapasok yung ating law enforcement agency, yung PNP and NBI. At marami po silang na-rescue, na-raid, na-huli. Na mga nag-provide, mga ongoing mga cases, no? Na ang ating mga immigration officers ay nag-a-appear din sa court as witness dahil they have to establish paano nangyari ito. Marami po tayong marami pong pina-file na case sa mga illegal recruiters o di kaya yung mga traffickers na ongoing yung case ngayon. Yan po ay initiated ng task force, hindi lang immigration. Kasi immigration, yung kanyang role po ng immigration is more on the departure or the arrival doon sa airport. Doon lang. Pag once ma-intercept natin, mayroon na pong sasalo. May task force nang sumasalo po. Diba po, yung task force na para ongoing. This is a whole government approach. Opo. Hindi ito masasawata lang ng immigration, no? But it includes as well yung community natin. Kasi nagsisimula naman yung recruitment doon sa community eh. Hindi exactly naman doon po sa airport. Dang, sa airport, last ano na yan eh. Ibig sabihin, last stop na yan eh. Kaya dapat this is whole government approach with the help of the community. Okay. Sir Melvin, maraming salamat po sa pagbibigay ng updates at the same time yung paalala sa ating mga kaserbisyo para makaiwas po dito sa mga nambibiktima sa ating mga kababayan na gusto maging OFW. Maraming salamat po, Sir Melvin, at Happy Father's Day po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Yan po si Mr. Melvin Mabulak, ang Deputy Spokesperson po ng Bureau of Immigration. Mga kaserbisyo, yan ang narinig ninyo yung payo ng immigration. Siguruhin po ninyo na lihiti mo yung mga ibinibigay na dokumento ng mga recruitment agencies kung kayo ay magtatrabaho sa ibang bansa. At huwag ho basta-basta maniniwala sa mga nakikitang alok sa social media sa mga trabaho sa ibang bansa. Marami po tayong pag-uusapan sa pagbabalik ng Aprobyan. Ako po si Christian Yosores. Tutok lamang po mga kaserbisyo. At nagbabalik po ang programang Aprobyan. Kasama nyo pa rin Christian Yosores. Pansamantala pong humahalili kay Sir Danny Buenafe. At mga kaserbisyo, tuloy-tuloy na po ang ating pag-uusap tungkol sa iba't ibang mga issue at mga good news sa ating mga kaobrero. Mga balita tungkol sa paggawa at empleyo. Talakayan ng isyu ng manggagawa. Alamin ang latest dito sa Trapalita. Trapalita.
noong nakaraang June 12 nga po ay ipinagdiwang natin ang 126th Independence Day at kasabay nga po ng mga activities o mga programa noong Araw ng Kalayaan ay meron pong inilunsad na job fair ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pangunguna po ng Department of Labor and Employment. Pero bukod po sa DOLE ay ang DSWD, Department of Social Welfare and Development ay naibahagi rin po doon sa job fair, itong tinatawag na Kalayaan Job Fair. At kaugnay po niyan ay manghihingi tayo ng update sa nagarap na job fair na yan at iba pang mga programa ng DSWD. Makakasama po natin ngayon sa ating programa si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita po ng DSWD. Good morning po, Asik Irene. Si Christian po ito. Hi, good morning Christian. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Ang gandang balita nito, Asik, ano, kasi bukod sa DOLE, ang DSWD ay nakibahagi rin dito sa naganap na Kalayaan Job Fair. Pakikwentuhan nyo lang kami, Ma'am Irene. Kamusta po yung naganap na job fair? Marami ba tayong mga na-hire on the spot? Well, Christian, tama ka dun sa nabanggit mo, no, na ang Department of Labor and Employment ay nagsagawa nga ng job fair. In fact, sila yung nag-spearhead nitong Kalayaan Job Fair 2022. At ang ating pong ahensya ay naimbitahan na makilahok dito nga po sa isinagawa na job fair ng DOLE. And yung sa mga regional offices natin o yung mga field offices natin ay nag-participate, nag-attend nung Kalayaan Job Fair. And nag-set up rin nga po tayo ng booth, ano po, na kung saan hindi lamang po natin ginamit yung opportunity na yon to encourage our program beneficiaries to participate in the job fair, but also it was a mechanism to address rin yung mga concerns ng iba pong mga publics natin pertaining to the programs and services being implemented by the DSWD. Well, kumusta naman, Sec, yung mga kababayan natin na nagpunta sa booth ng DSWD? Ano yung natanggap nyo na karamihan sa mga concern na inilapit po nila? Well, of course, meron dyan po, no, yung mga simple questions on how to avail of our services. So, in-explain natin ano ba yung mga requirements, ano ba yung mga proseso. And gayon din po, yung mga lumapit po sa atin ay in-assist din natin how they could be eligible or how they could qualify doon sa mga iba't ibang mga vacancies, ano po, that were posted by the DOLE and other partner companies or agencies. So it was a good activity that we participated into. Like for example, sa DSWD Field Office 9 natin sa Zamboanga Peninsula, makikita natin na talagang nakatulong, no, yung ating mga personnel sa pag-guide doon sa ating mga program beneficiaries para sila nga po ay makapag-apply din doon sa mga trabaho na that were offered in that said job fair. Pabukod sa mga programa ng DSWD, ma'am, sa mga kapuspalad, sa mga specific sectors, meron din po bang hiwalay na programa ang DSWD, let's say for job seekers? Well, tayo sa DSWD kasi like when we employ yung ginagamitan natin ng case management, ano. In the case management kasi meron yung case referral pathway. So kung halimbawa nakikita natin na ang karagdagang tulong na kailanganin ng ating isang kliyente ay trabaho, re-refer natin yan doon sa appropriate agencies. Batay na rin doon sa kung ano yung kapasidad nila at kakayahan. So sa case referral pathways natin, re-refer natin sa halimbawa sa DOLE o sa TESDA kung kailangan ng pag-improve doon sa kanilang mga skills. Kung sa DOLE naman, kung kinakailangan na po natin ma-employ sa trabaho. Ganito kasi, Christian, di ba, yung sa matatandaan, yung ating mga 4Ps program beneficiaries, sinikayat natin sila ano na makapaghanap din ng trabaho, gayon din doon sa Sustainable Livelihood Program, 2 tracks yan, Micro-Enterprise Development Track at saka Employment Facilitation. So, sa Employment Facilitation, na-assist din natin sila na makapaghanap din ng trabaho. Gayun din dun sa Walang Gutom 2027, ang ninanais din o layunin din ng programa na matulungan din yung ating mga program participants na ma-employ o makahanap din ng trabaho. So, re-refer natin sila doon sa mga agencies concerned na makakapag-assist nga po o makapag-facilitate ng kanila pong paghahanap ng trabaho.
Asay, kumusta yung mga nakagraduate nating mga kababayan sa 4Ps? Namo-monitor naman po ba natin kung sila ay nagpatuloy din after nabigyan natin sila ng mga benepisyo under 4Ps? Yes, Christian. Actually, kapag na-assess natin yung isang program beneficiary as self-sufficient na batay doon sa inilabas na resulta ng social welfare and development indicators, sila at sila ay nag-qualify na nga na mag-graduate from the program, re-refer na natin sila sa local government unit po nila. Meron tayong programa na isinasagawa, tinatawag natin yan na Pugay Tagumpay. After that, we turn over even yung social case study reports, yung case folders ng ating mga beneficiaries dun sa kanilang respective local government units. Nang sa gayon, maituloy ng local social welfare development officers yung pong pagmomonitor sa kanila. Nang sa gayon, hindi nga po mag-slide down o bumalik sa poverty, no, yung ating mga program beneficiaries. So, yes, nag-monitor po yan ng DSWD in coordination and in partnership with the local government unit. Asek, lihis lang ako ng kaunti kasi diba nung nakaraan may lumabas na balita na may proposal para doon sa dagdag na 400 pesos na incentive po, no, para sa mga buntis at mga nagpapagatas pa po ng mga nanay. Kamusta na po yung pag-uusap or proseso dito na ginagawa po ng DSWD? Tama ka dyan, Christian, na aprobahan niya yung proposal ng DSWD na i-consider yung first 1,000 days dahil napaka-critical na period ito sa buhay ng bata because dito nagubuo dito nag-grow o nag-develop yung kanyang brain. And kung hindi nga natin mabigyan ng kaukulang atensyon yung kanyang nutrisyon at kalusugan, magiging irreversible yung epekto o yung damage sa kalusugan o sa well-being ng bata. Kaya napakaganda na i-considera na rin ito dun sa programa, ma-incentivize yung ating mga pregnant women and the young children upon their compliance to specific health and nutrition conditions. Sino-sino now, po ang mga magiging... Now, the DSWD and the NEDA are currently discussing. We are currently engaged in conversations to determine the appropriate amount that will be needed para sa pagpapatupad nitong karagdagang incentive, no, para sa ating mga program beneficiaries sa expansion of the program. Kailan po to target, ma'am, na maipatupad? Kailan to target na maramdaman ng mga kaserbisyo natin, mga buntis po, ng mga nanay? Well, of course, nilalais ng DSWD na agaran na po nating ma-implement ito pong expansion ng program. That's the reason why we're in conversations with the appropriate agencies. Hopefully, maisaayos na rin yung pong legislative process to because there will be funding requirements that require or necessitate the implementation of this. So, we're currently working with the, tayo po nakikipag-participate sa mga sinasagawa na diskusyon sa Kongreso and of course, we're also working with the NEDA para pasama sa priority legislative agenda ng ating Pangulo itong amendment ng 4Ps Act because, yun nga, dahil may karagdagang funding requirement, ito ay kinakailangan din na ma-consider doon sa existing law. Okay po, so parang let's say ma'am, pang pinaka-earliest kasi kailangan talakayin pa to sa darating na budget season natin. So hopefully ma-incorporate siya doon under 4Ps sa magiging deliberation po ng 2025 budget. That's correct, Christian. Tapos linawi lang natin, no, Asek, ang mga qualified na makatanggap nito kapag naipatupad na ay mga nanay, mga buntis na beneficiaries na po ng 4Ps. Tama po? Tama ka dyan, Christian, dahil siyempre po yun na dito yung pong existing program beneficiaries na ng ating programa dahil again, kung matatandaan, may eligibility criteria para mapasama sa 4Ps. So itong ating namang programa, may currently minomonitor na po ng mga households na may buntis at mayroong 0-2. So sila po yung idadagdag natin na imomonitor. O bibigyan ng special attention dahil nga malaking konsiderasyon yung first 1,000 days. Tapos ma'am, kapag ni-release yun, hiwalay ba siya sa pag-release nung natatanggap sa 4Ps o
i-incorporate na rin po yun sa buwanang natatanggap po ng mga beneficiaries? Well, of course, yung cash grants na matatanggap nila will be on top of what the households are currently receiving. Dahil siyempre, iba yung compliance sa education, iba yung compliance nila doon sa health and nutrition and their attendance to family development session. So, yung tatanggapin po ng buntis at ng young children, 0 to 2, will be on top of what the household is currently receiving, as I've earlier mentioned. And ito po ay siyempre, mai-release sa kanila. Batay na rin doon sa proseso ng pagbibigay natin ng cash grant sa ating mga beneficiaries na kung saan tinatop up ito o tinatop up ito doon sa kanilang dinedeposit ito doon sa kanilang land bank cash card or sa ano pa pong pamamaraan ng pamamahagi natin ng assistance. Kasi maaari rin naman po yan na manual. But the process remains na every 2 months po yung pamamahagi ng conditional cash grant. Po, tapos, Asek, yung tawag dito, may dagdag bang mga requirements na kailangang ibigay yung mga buntis na mag-avail po nitong bagong incentive? Yes, ma'am? Yeah. Christian, of course, yan yung mga details na dinidiscuss pa because currently, yung pong mga pregnant, with mga pregnant members ng household ng Fortis beneficiaries, nag-a-avail yan ng pre- and postnatal care. Dapat mga anak yan doon sa isang licensed medical practitioner. Kaya kung meron pang karagdagan na kinakailangan sa lang i-comply, of course, that will be discussed in detail na by the program management office at yan yung kasalukuyan pang pina-finalize, Christian. But definitely naman po, kung ano yung mga karagdagan pa ng mga conditions will be communicated to them and to the public, Christian. Ayun, maraming salamat po. Asik Irene, aabangan po natin yan, no? Lalong-lalo na mga kaserbisyo nating mga nanay at buntis. Dito po yung dagdag na magiging incentive po sa mga miyembro po o mga beneficiaries po ng 4Ps. Asik Irene, maraming salamat po at happy Sunday po. Maraming salamat din, Christian, sa pagkakataon na binahagi sa DSWD. Magandang umaga and happy Sunday ako. Yan po si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita po ng DSWD. Mga kaserbisyo, ang oras po ay 8:38 ng umaga. Marami po tayong pag-uusapan sa pagbabalik po ng ating programa. Ako po si Christian Yosores, pansamantalang humahalili kay Sir Danny Benafe dito po sa Aprubyan. Good morning mga kaserbisyo. Nagbabalik po ang programang Aprubyan. Kasama niyo pa rin Christian Yosores. Tuloy-tuloy na po tayo, no, sa ating pinag-uusapan sa sektor ng paggawa. Kanina nakausap po natin ang DSWD kaugnay nga po nung naganap na job fair noong araw ng kalayaan. At the same time, humingi tayo ng update sa kanila tungkol nga doon sa proposal na dagdag na incentive po para sa mga nanay, mga buntis na beneficiaries ng 4Ps na inaasahan po, no, na makatatanggap ng dagdag na incentive. At speaking of 4Ps, bukod po sa mga kaserbisyo nating naganap ng trabaho noong job fair, ay nabigyan din po ng pagkakataon ang mga beneficiaries po ng 4Ps dyan naman po sa lungsod ng Malabon para po makapaganap ng trabaho at the same time dagdag na rin po sa kanilang hanap buhay at kita para sa pamilya. At kaugnay po niyan ay may makakasama po tayo na mga kaserbisyo natin mula po dyan sa Malabon Public Employment Service Office, PESO. Kasama na po natin via Zoom sila Ms. Lorelai Soriano at si Ms. Luziel Balahadia. Good morning po mga ma'am at a happy Sunday. Welcome po sa programang Aprubyan. Ako po si Christian Yosores. Good morning, kaserbisyo Christian Yosores. Good morning, yes, po. Magandang umaga po. Sino po si Ms. Lorelai at sino si Ms. Luziel? Ako po si Ms. Lucia Gutierrez Balahadia. Ayun, from si Public Employment Service Office. Opo. Meron po magandang balita. Yes po. Opo, sige po Ms. Lorelai, mag-greet po kayo. Yes. Opo, ako naman po si Lorelai Soriano. Mula po sa CSWD naman po. Ah, sa CSWD naman po. Unang-una, salamat po sa pagsama sa amin ngayong linggo ng umaga. Meron pong magandang balita ang Malabon na LGU noong araw ng kalayaan dahil nga po yung ating mga beneficiaries dyan ng 4Ps ay nagkaroon po ng pagkakataong makapag-apply po sa inyong job fair. Kamusta po? May mga na-hire po ba on the spot?
Like a servicio Christian Yusores, yes. Before the June 12 araw ng kalayaan, tayo ay nagkaroon ng isang job fair. Ito ay para sa ating 4-piece beneficiaries. At sa 13 taon, ito ay kauna-unahang programa na usaping pang-trabaho na ibinigay natin sa ating mga 4-piece beneficiaries. At sa 8 kumpanya na dumating, meron tayong 600 job seekers from the 4-piece at around 53% ang ating hire on the spot. What? So, higit kalahati, ganun, no? Ganun kaganda. Mm-hmm. Yes, higit sa kalahati. At ito ay kaugnay, syempre, sa aming programa with the Department of Labor and Employment, NCER, sa pangunguna, syempre, ng aming kasama. Actually, we had our training yesterday with Mr. Ryan De Los Reyes, na isa sa mga programa naming isinusulong ay ang magkaroon ng Converge Approach and Holistic Provision Intervention at kasama dito ang 4-piece. Meaning to say, katulad ng sinabi ni Asik Irene Dumlao kanina, na nagdadagdag sila ng karagdagang programa para sa mga 4-piece, meron din kami mga karagdagang programa para sa kanila. Ito ay aside sa job fair na ginanap, we are aiming na mabigyan sila ng pagkakataon na magkaroon din ng maisama sila sa ating mga SPES. Ano ba ang SPES? Ito ay Special Program of Employment for Students. At GIP, Government Internship Program, ito ay pagkakataon ng mga ating kabataan na makapagtrabaho sa ating lungsod o sa City Government of Malabon. And apart from that, we are also aiming for the graduating students ng 4-piece ay magkaroon ng career development program para sa kanila. Magandang balita po yan. Kay Miss Lorelei naman ako sa part po ng CSWD ng Malabon. Kamusta naman po yung ating mga beneficiaries dyan ng 4-piece? Nung nakaraan, tama po ba mayroong pinag-graduate ang DSWD na mga 4-piece beneficiaries? Pero dyan po sa Malabon, kamusta po yung nagiging coordination at monitoring natin sa ating mga beneficiary? May mga improvement naman po ba tayong nakikita sa kanila? Yes po, opo. Nakakalugod nga po dahil nga ho this coming June 27 ay magkakaroon na po tayo ng graduation para po sa mga exiting beneficiaries po ng 4-piece. Wow. Na kung saan sila nga po actually nung una pa lang na binubuo po collaborative effort po ng pamahalang lungsod ng Malabon at ng DSWD yung regarding sa job fair. Una tinitignan lang na parang para sa mga exiting beneficiaries. Pero dahil nga po laging iniisip po ng pamahalang lungsod ng Malabon sa pangunguna po ni Mayor Gene N. Sandoval, ang kapakanan po ng mga beneficiary o mga tukoy na beneficiary po ng 4-piece, inopen po ito sa lahat ng mga miyembro o beneficiary ng 4-piece para magkaroon ng mga ng malaking pagkakataon na magkaroon ng magandang trabaho. Ayun, kasi 'di ba ang pinaka goal talaga kasi ng 4-piece 'di ba kapag nakarating na sila doon sa certain level na umo-okay na yung kanilang kabuhayan ay gagraduate na sila para ipagpatuloy yes, naman po. Nila. Oo. Balik ako kay Miss Luziel. Okay. Nabanggit niyo po kanina, ma'am, 53% ng mga lumahok na 4-piece beneficiaries ang na-hire on the spot. Ano-anong mga industry po sila na-hire? Ano-ano po yung mga kumpanyang lumapit po sa inyo? Actually, napakadaming kumpanya na nakilala ko, which is 8 companies nga ito. Mm-hmm. Karamihan dito ay sa mga service crew at sa mga technicians, yung mga natawag natin mga skilled workers talaga sila na hire. So, nakakatuwang isipin talaga na ganun kalaki yung turnout nung activity na ito na napakadami na na-hire on the spot. So, dahil maganda ang naging outcome, we are aiming na ituloy-tuloy pa ito, which is this coming July 25, magkakaroon tayo na mega job fair. Sabi Ayun. Nga ni Ma'am Lorelei kanina, magkakaroon ng graduation sa mga 4-piece natin on June 27. So this coming July naman, syempre ito, malaki ang mega job fair. Mm-mm. Ito ay sa lahat ng mga Malabuenos. Hindi lang 8 kumpanya ang magpa-participate. This is around 40 to 50 companies ang magpa-participate, local and overseas employment. So, mas malaki yung oportunidad nila na hindi lang sa local mahal, pero kasama na rito ang sa abroad. Ayun, at least yung mga gagraduate na
mga Four Peace beneficiaries ngayong buwan, pwede na silang mag-participate diyan sa upcoming mega job fair, 'di ba? Tsaka gaya nga na nabanggit niyo, Miss Luziel, may mga opportunities hindi lamang dito sa Pilipinas, baka may chance pa sila makapagtrabaho sa ibang bansa. Balik ako kay Miss Lorelai, doon po sa magaganap natin na graduation. Ano po bang proseso diyan after nilang gumraduate sa Four Peace? May matatanggap po ba sila na parang graduation incentive, kumbaga panghuling ibibigay po ng DSWD bago sila tuluyang pakawalan po? Actually po, sa napag-usapan po namin ng DSWD NCR na nakakasakop po sa Malabon, ay aside from the certification ay pagkakaloob, pinaghahandaan po namin yung iba pa pong mga packs or sabi na natin mga gift packs para po doon sa ating mga exiting beneficiaries. And then, yun nga po, yung mga rekomendasyon po, base na rin po sa kanilang pagtatasa o assessment na i-endorse po sa local government unit na kung saan yun po yung paghahandaan na magpunan sa bahagi ng pamahalang lungsod ng Malabon para patuloy po sila sa pag-ahong. Opo, balik naman din ako kay Miss Luziel. Sige, nabanggit nyo kanina, ma'am, na parang meron din kayong mga programa na tumutulong naman sa mga graduating na estudyante. Yan, karamihan sa mga estudyante natin gumagraduate, nangangailangan din talaga ng trabaho. Yung may mga internship program po, baka pwede pong paki-expound po, baka may mga naikinig sa ating mga taga-Malabon ngayong umaga. Okay. Kabahagi ng ating mga programa is yung natawag natin mga work immersion o yung sinasabi natin SPES or GIP. So sila po ay maaaring makibahagi doon. Katulad na sinabi ko kanina, in 13 years sa pangungunan ng liderato ng ating mahal na Mayor Jeannie Sandoval, ito ang unang pagkakataon na ibibigay natin at ano pa ang maibibigay natin sa ating mga Four Peace beneficiaries dahil nga ang kanilang pathway ay kailangan maging malinaw na sa hindi sila habang buhay na sa ganong estado. So tulad na sinasabi mo nga kanina sa mga graduating students, pwede sila naming bigyan ng career coaching or employment guidance kung paano sila ma-hire, kung ano nga ba ang magandang karera na kanilang dapat tahakin. So kabahagi rin yun ng programa ng PESO. Pag ganun ba, Miss Luziel, meron pa ba silang kailangang ipasang mga requirements kung mag-undergo sila sa program na yan o lapit lang sila po sa tanggapan ng Malabon PESO po? Wala namang kinakailangan na requirements na ipasa. Lapit lang po sa amin ang head ng Four Peace, ang kanilang focal person, and then we can have a schedule para magkaroon kami ng seminar para sa ating mga graduating students. Kumusta naman, ma'am? May mga success stories na ba tayo dyan ng mga Four Peace beneficiaries tapos lumapit sa PESO, nagpa-coach, nagpa-advise, tapos ngayon okay na sa kanilang mga trabaho? Actually, since then, kasi ito talaga yung nangyari sa job fair kasi very nakaka-touch kasi na marinig from the sa ating mga Four Peace na mabigyan sila ng attention na yun nga sa usaping pang trabaho. Pero, syempre, may mga Four Peace na lumalapit din lalo na sa SPES o yung Special Program of Employment Students o tinatawag natin summer job. So, marami naman nabibigyan ng trabaho for the Four Peace kasi isa yan sa mga tinitingnan natin na kwalifikasyon. Kay Miss Lorelai naman po, dahil po mag-graduation tayo ngayong buwan, syempre mababawasan yung mga Four Peace beneficiaries. As early as now po ba o nung mga nakaraang buwan, may mga nagpapasa na po ba ng aplikasyon para maging beneficiary po ng Four Peace? Mas marami po ba ngayon? Actually, sir, ang koordinasyon po natin dun sa pinaka program or area coordinator po, doon po sila nagpapasa po or okay po. Yung mga naka-line up, di ba po, we have the listahanan pa po na kung saan din na-validate pa po para yun nga, kung mabigyan ng pagkakataon yung iba pa po nating mga kababayan na kung saan eligible naman po na makapasok sa programa. Opo, sa mga interesado po siguro, yung talagang kapos o nangangailangan ng tulong, sabi po ninyo, lalapit lang po sa mga Four Peace Coordinator. Ano po yung mga kailangan nilang ihanda na mga dokumento o proof para kung sakali maging qualified silang maging Four Peace beneficiary? So, una sa lahat, hinahanapan naman po talaga ang mga beneficiaryo na aside from the application, siyempre po yung mga certificate of indigency at ang mga ilan pa hong kaukulang dokumento na makapag-justify or sabihin na natin na makapag-validate na kung saan sila po ay napapabilang sa ating mga
indigent na mga kababayan or sabihin na natin na sa level na kung saan ay mga nangangailangan po. Apo, bukod po sa four piece, 'di ba? Alam natin ang Dolly naman, Miss Luziel, 'di ba? Meron ding tinatawag na Tupad program. Diyan po sa Malabon, meron po bang existing ngayon na programa ng Tupad para po sa mga kaserbisyo natin na nangangailangan ng ekstrang kabuhayan na may po-provide po ng LGU? Patuloy ang ating Tupad, paghahanap ng mga kwalipikado na para sa Tupad program na ito. Tuloy-tuloy naman po yung pagbibigay natin ng emergency employment para sa kanila. At aside from that, meron din tayong livelihood program. Ito nga tinatawag natin kung hindi bigasan package, may mga nego card tayong binibigay sa ating mga Malabuenos. So isa to sa mga, isa sa mga advokasya na siyempre na pinagpapatuloy ng ating Dukang Pamahalaan ng Malabon, yun nga sa pangunguna ng ating napakasipag na si Mayor Jeannie Sandoval. Patuloy tayo nagbibigay ng magandang programa para sa kanila, lalo na sa usaping pangkabuhayan o hanap buhay. Yung dito pala, Ms. Luziel, sa naganap nating job fair, tsaka sa magaganap pa nating job fair sa July, ano bang pinaka, kumbaga, mahalagang requirement? Kailangan ba talaga college graduate? Paano yung mga four piece na atin na siyempre yung iba dyan siguro hindi na nakapagtapos ng kolehiyo? Actually, yan ang napakagandang tanong. Sa ating job fair naman, we do not limit doon sa college graduate lamang. Ayun. Kahit ang mga senior high school graduate at ibang mga undergraduates o college undergraduates ay pwede mag-apply. Ito ay open po sa lahat. Katulad ng sinabi ko kanina, as much as possible, dahil nga syempre, ito ay tugon sa pangangailangan nila sa kanilang trabaho. So tayo naman, ang ginagawa natin, naghahanap tayo ng mga companies na alam natin magmamatch doon sa mga current skills o ano man yung qualification na meron yun sa City of Malabon. So kaya meron tayong 50 o 40 na kumpanya na dadating this coming July is para sa dami ng company na yun, sigurado naman siguro na magkakaroon sila ng trabaho agad-agaran. So ang kailangan nilang dalhin, siguro minimum of 10 resume para makapag-apply na sila kaagad. Sabi ko nga, lagi sinasabi, during before or prior dun sa job fair activity, ang kumpanya na po ang nilalapit namin sa aming mga Malabuenos. Hindi nyo na kailangan lumabas pa ng Malabon para lang mag-apply. Ito na ang 40 or 50 companies, sila na po ang kumakatok sa inyo para kayo'y makapagsimula ng trabaho. Kung baga, dadalhin nyo na lang yung sarili ninyo tsaka yung mga requirements kung meron man kayong dadalhin. Sige ma'am, imbitahan po ninyo yung ating mga taga Malabon sa magaganap nga po na Mega Job Fair sa July. Bagamat June pa lang, pero syempre mas magandang mapaghandaan ng maaga. Saan po ito at anong oras po ito magaganap? Sige po. Sa ating mga kababayan, magkakaroon po tayo ng Mega Job Fair on July 25 dito po sa Robinson's Town Mall from 10 o'clock until 4 in the afternoon. So maghanda na kayo. Ito na yung pagkakataon nyo na isa sa ma-hired on the spot. Miss Luziel, magiging open din ba yun kung halimbawa taga Navotas ako o kaya Valenzuela, malapit-lapit lang sa Malabon, dadayo ako dyan para maki-job fair? Yes, open naman tayo sa mga nearby cities. Open naman po sa lahat ng job seekers po ito. Tapos ano po ulit ang mga kailangang dalhin kapag dumaro dyan sa job fair sa July? Kailangan lang po magdala ng minimum of 5 to 10 resumes para makapag-apply na kayo agad. Itong ating job fairs ay local and overseas employment. So this is your opportunity, katulad na sinabi ko kanina, na magkaroon ka agad ng trabaho, lalo na sa ating mga graduating students this coming June and July. So this is your chance. Hindi nyo na kailangan lumabas, mag-apply na kayo agad. Panghuli na lamang po naman para kay Miss Lorelai sa magaganap po na graduation ng ating mga Four Piece beneficiaries. Baka po may mensahe kayo pati na rin po sa mga interesadong mag-apply bilang beneficiary ng Four Piece. Kami nalulugod at lagi po kabahagi ng National Government Agency, ng DSWD, ang pamalang lungsod ng Malabon para sa maisakatuparan anuman ang mandato po ng batas para po sa mga benepisyaryo ng Four Piece. Lagi pong nakaalalay ang pamahalang lungsod. At sa mga kababayan po natin sa Malabon, dadaan at dadaan po tayo lahat sa proseso. Kaya po masisiguro po natin na kung ano po ang nararapat sa inyo ay magpagkakaloob po base po sa programa at serbisyo.
Maraming salamat po, Miss Lorelai, tsaka si Miss Luziel. Happy Sunday po sa inyo at magandang araw po sa mga taga Malabon. Happy Sunday po and God bless us all. Maraming salamat po. Yan po sila Miss Lorelai Soriano, ang head ng Malabon City Social Welfare and Development Department, at si Miss Luziel Balahadia, ang manager naman po ng Malabon Public Employment Service Office. O, mga kaserbisyo natin dyan sa Malabon, pakihanda na po ang inyong mga resume, dahil nga po sa July ay mayroong magaganap na mega job fair. Ang sabi ni Miss Luziel ay magiging open din yan sa ibang mga kaserbisyo nating job seekers, hindi lamang sa mga taga Malabon. Kaya siguro kung meron dyan ang mga taga malapit sa Camanava, Caloocan, Navotas, Valenzuela, kung meron kayong extra time, July 25, di ba? Magkakaroon daw ng mega job fair dyan sa Malabon. Sulitin na natin at kunin natin yung pagkakataon, hindi ba? Malan nyo naman, nandyan naghihintay yung inyo talagang magandang oportunidad para sa inyong pamilya, para sa inyong future. Konting tsaga-tsaga lamang po at sipag. Sabi ni Anton Reyes, sana sinasala ng mabuti yung nag-a-apply sa kanila bilang 4Ps. Tama, may mga nakapapasok dyan na may kaya naman sa buhay. Oh? Pero sana po, wag ganun ha. Yung mga may kaya sa buhay, kung meron naman kayo talagang pera at kabuhayan, wag naman po sanang samantalahin at agawan pa yung talagang mas nangangailangan po ng tulong. Sabi ni Tonya, sana pag sinabing job fair, dapat fair regardless of educational attainment. Dati kasi sabi, basta K-12 graduate, okay na magtrabaho, pero halos lahat naman ngayon need ng college diploma, kahit dishwasher at cashier. Minsan gusto pa nila college graduate, hirap ng buhay. Ay, nako, totoo po. Kaya kailangan talaga ng maraming trabaho para sa ating mga Pilipino. Ang oras po natin ay alas 9 ng umaga. Magbabalik po ang programang Aprubyan. Oras po natin, 9:05 ng umaga, nagbabalik po ang programang Aprubyan. Good morning po ulit sa ating mga kaserbisyo sa iba't ibang bahagi po ng mundo. At speaking po ng iba't ibang bahagi ng mundo, mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo, kumustahin natin sa Long Distance Kumustahan. Lilipad naman tayo, mga kaserbisyo, mula dito sa Pilipinas papuntang Europa. Dahil po maikikamusta po tayo sa isa nating kababayan dyan na si Miss Jane Rivera, isa pong OFW sa Malta. Good morning po, good evening, Miss Jane. Kasama po ninyo si Christian dito po sa programang Aprubyan. Hello po, good morning po, Sir Christian. Kamusta po kayo, Miss Jane? Anong oras po dyan ngayon sa Malta? It's currently 3:06 a.m. po. So very early good morning. very early good morning ako. Maraming salamat po sa pagkakataon na makakamusta namin kayo. Gaano katagal na po kayo dyan sa Malta, ma'am? Magpa-5 years na po. Wow, ano pong pinagkakaabalahan po ninyo dyan po sa bansang yan? Ako po ay nagtatrabaho dito bilang isang marketing executive sa isang crypto company. Wow, marketing executive. Pakikwentuhan nyo naman kami, Miss Jane, bakit napili ninyo ang Malta na pagtrabahuan? Or dito po ba sa Pilipinas, meron na kayong trabaho at ipinadala kayo dyan sa Malta? Bale, meron po kasi akong kaibigan dito sa Malta na nag-offer sa akin ng opportunity kasi meron po siyang kakilala dito na naghahanap ng employee. Mm-hmm. And since maganda naman po yung chance na makapagtrabaho sa Europa, tinake advantage ko na rin po. And yun po yung naging dahilan kung paano ako nakarating dito. Opo, nung unang dating po ninyo dyan sa Malta, kamusta naman po ang salubong sa inyo ng inyong mga nakatrabahong mga dayuhan dyan, yung working environment po? Ay, napakahirap po dahil sa umpisa po ng pagtatrabaho ko dito, kasabay ko po yung pandemic. Oh, so medyo nahirapan po ako sa pag-a-adjust dahil bukod sa nagsarado po yung pinagtrabahuhan ko na kumpanya, nahirapan din po ako maghanap ng kapalit na trabaho. Pero yung mga katrabaho ko naman po dito na mga ibang lahi, mababait naman po sila. Wala naman po ako naging problema. Opo, yung naging adjustment, kumbaga nakatulong din siguro yung mga katrabaho ninyo. Pero sinabi po ninyo, time ng pandemic nang pumunta po kayo dyan. Paano po yung naging proseso nun, ma'am? Pagdating ba ninyo dyan, may dinatnan kayong trabaho agad? O nagbaka sakali pa po kayo mag-apply po?
Pagdating ko po dito, meron na po akong nag-iintay na employer. Ayun. So, ang kagandahan naman po ay kahit na nag-pandemic at nagsarado po yung restaurant nila, hindi naman po nila ako agad-agad dinitawan at tinanggalan ng visa. Kaya nagkaroon pa rin po ako ng pagkakataon na makapaghanap po ng ibang trabaho. Opo, kumusta naman Miss Jane yung pag-aasikaso nyo ng mga papeles noon? Kasi diba that time, stricto yung mga panuntunang lalo't lalo na sa mga bumabiyahe sa ibang bansa. Hindi ba kayo nahirapan noon po sa pag-aasikaso ng mga papeles para makapunta dyan sa area na yan ng Europe? Hindi naman po, kasi nung panahunan na inaasikaso ko po yung mga papeles ko, hindi pa naman po ganun ka lalayong pandemic dito. So, normal pa po lahat ng proseso. Nahirapan lang po ako nung lilipat na ako ng ibang kumpanya. Pero pagdating ko po dito, smooth naman po yung proseso. Ano bang ano dyan ngayon? Ano pong season ngayon dyan sa Malta, Miss Jane? Ngayon po ay summer na. Magsa-start na po ang peak season dito sa Malta at napakarami na pong turista sa kasalukuyan. Medyo mahirap na pong bumiyahe dahil bukod sa madami pong residente dito, madami din po mga turista. So pag ganitong panahon po, medyo mahirap bumiyahe sa Malta. Pero napakaganda po ng weather dito. Opo, sige, kwentahan niyo kami, Miss Jane, para ma-immerse kami sa Malta. Sabi niyo summer ngayon. Ano bang mga usual na pinupuntahan niyo diyan kapag summer? Baka may mga kaserbisyo tayo na gustong mag-travel sa Malta. Yes, dito po sa Malta, maraming turista na pumupunta dito dahil sa mga beach nila at saka sa mga sceneries at iba't ibang water activities dito sa Malta. Kasi archipelago din po siya. So, okay, madami din pong, opo, pwede po kayong mag-island hopping, pwede po kayong mag-beach, at saka madami po silang events dito pag summer. Kaya dinadayo po talaga sila ng mga turista, lalo na po yung mga estudyante galing ibang parte ng Europa. Kasi ganitong panahon po, from May until July, I think, nakabakasyon po sila. Kaya po karamihan ng mga turista galing ibang parte ng Europa, pumupunta po sila dito sa Malta. Opo, Miss Jane, ang tawag dito, kamusta naman po yung mga Pilipino, mga kababayan po na atin dyan, yung Filipino community po dyan sa Malta? Recently po, nakakatawa dahil mas nagiging active na po yung mga yung Filipino community dito sa Malta. Actually, recently nag-attend po ako ng Philippine Independence Day celebration dito. Opo. At nakakatawa dahil marami pong naging successful naman po yung event. Marami pong dumalo at marami pong naki-participate sa mga activities. So hopefully po magtuloy-tuloy yung mga ganitong activities dito. Kasi kahit na po hindi ganun kalaki yung Filipino community dito sa Malta, nakakatawa na active sila at willing sila na mag-take part dun sa iba't ibang activities para sa mga Filipino. Ayun. Miss Jane, balikan ko lang yung pinag-usapan natin kanina nung dumating ka. Siyempre, siguro hindi naging madali yung adjustment. Ano yung mga naging challenges mo nung pagdating mo dyan sa Malta, kasagsagan pa ng pandemya? Tapos, paano mo siya paunti-unting na-overcome na ngayon okay na sa adjustment? Hindi po naging ganun kadali. Noong una kasi na nawalan ako ng trabaho, pag-give up na po talaga ako noon. Gusto ko na umuwi ng Pilipinas kasi mahirap naman pong i-sustain yung lifestyle dito sa Malta, dito sa Europe, nang wala kang income. Mahal sa Europa, and di ba, ma'am? Yes po. At talagang nasipot po talaga yung savings ko to the point na yung mga magulang ko nasa Pilipinas yung nagpapadala sa akin. Nabaliktad na po. So, sabi po nila sa akin, umuwi na lang. Pero siguro will talaga ni Lord kasi nung pa-give up na po ako, sabi ko, bibili na ako ng ticket pa uwi ng Pilipinas. Timing naman po na nag-email sa akin yung isang company na in-applyan ko from 5 months ago, and all of a sudden kailangan nila ng marketing manager at that time, and in-interview nila ako, and thankfully naman po nakakuha ko yung trabaho, and then after that nagtuloy-tuloy na po, naging okay na po yung work ko dito sa Malta. Alam mo, Miss Jane, binalikan ko lang yung cellphone ko, sabi ko parang familiar si Miss Jane, napanood na ito sa TikTok yung story mo na yan na dumating ka nga sa Malta, ganyan yung dinatnan mong sitwasyon, tapos kasi nabagit mo kanina parang gusto mo na sanang umuwi, tapos saka biglang tumawag sa yung employer mo. Napanood ko yung sa TikTok, binalikan ko lang ngayon. Thank
Congratulations, Miss Jane, kasi kumbaga nagbunga naman kahit papaano yung sakripisyo mo tsaka paikipagsapalaran mo dyan sa Malta. Curious lang ako, Miss Jane, kasi may circulating na Facebook post ngayon tungkol sa ano eh. May sinasabi sila na parang mas maganda daw na katrabaho ang mga dayuhan kasi kumbaga hindi raw ganun ka-toxic, quote unquote, yung dynamics kapag naikipagtrabaho tayo sa mga dayuhan. Ganun din ba yung experience mo? Kumbaga parang mas magaan yung trabaho dahil mga foreigner yung katrabaho mo imbes na mga kapwa nating Pilipino? Para sa akin po, oo, dahil nasanay na rin naman po ako na iba't ibang lahi yung nakakatrabaho ko. Dahil mula, bukod po sa nagtrabaho ko dito sa Malta, nagtrabaho din ako sa Dubai. At sa Pilipinas, iba't ibang lahi din naman po yung naging boss ko. So I guess, sa mga European po kasi very straightforward sila. Hindi sila sensitive. Mga Pilipino po kasi may times na balat sibuyas po eh. Matampuhin! At least pag nasita, ano? Yes po, pag sinabi mo sa kanila na ito yung feedback ko, hindi nila yun iti-take against you. Alam nila na ginagawa mo lang yung trabaho mo. At as long as professionally mo sinasabi or dinideliver yung feedback mo and nasa tama ka naman, madali silang katrabaho para sa akin. Yun ang tinatawag na professionalism talaga, no, Miss Jane? Opo, tagasaan po kayo pala dito sa Pilipinas? Taga Pasig po ako. Oh, dito lang pala Manila. Sa Metro Manila. Opo. Yes. Baka gusto ninyong batiin ang inyo pong pamilya. Kailan po ba kayo huling umuwi dito sa atin sa Pinas? 2 years ago pa po. Pero tagal na din. Yes, and sana masundan na soon. So, ayun po. Gusto ko lang pong batiin yung mga magulang ko na nasa Pilipinas kay Mama at Papa. And also sa tatay ko, Romulo Rivera. Happy Father's Day po. Yun, no? Happy Father's Day po sa tatay ni Miss Jane. Isa pa, ano, Miss Jane, mahirap bang magproseso ng papeles papunta dyan sa Malta para lang siguro sa kaalaman ng mga interesado po siguro magtrabaho dyan? Recently po, madami po kasi silang mga updates na ginagawa sa pagpaproseso ng mga papeles dito sa Malta kasi kinokontrol nila yung population dahil maliit lang po na isla ang Malta eh. So, recently ang dami ng ibang lahi na nagtatrabaho dito. So, mas nagiging mabusisi na po sila sa pagsala ng mga aplikante dito sa Malta. Pero sa ulong naman po na meron kayong background dun sa ina-applyan nyo na trabaho at kompleto ang inyong mga documents, I think fair naman po sila sa pagja-judge sa mga aplikante dito sa Malta. So, you can still try po. Miss Jane, baka may tips din kayo sa ating mga kababayan na gusto magtrabaho sa ibang bansa. Kasi kanina sa first part ng program, nakausap namin ng immigration. May nabibiktim ako ng mga nagbibigay ng peking visa, pati ng mga peking working documents. Ano ba yung dapat pagdaan ng proseso ng mga katulad din yung gustong magtrabaho sa ibang bansa para ho matiyak na lihiti mo naman yung inyong pupuntahang bansa at trabaho? Para po sa akin, ang ina-advise ko lagi, i-make sure po na mga agency na pag-a-applyan ninyo ay affiliated sa government or accredited sila ng government. That way, maiwasan po yung mga scammers. Kasi totoo po yung sinabi ninyo, marami pong mga Pilipino dito na unfortunately pinangakuan ng trabaho pero pagdating po sa Malta, wala pong trabaho or iba yung trabaho na napuntahan. So ayun po, make sure lang po na gawin nyo ninyo yung research ninyo and i-check ninyo na yung agency na pagtatrabahuhan ninyo ay talagang legitimate po. Okay, maraming salamat po, Miss Jane Rivera, sa inyong napaka-enlightening at napakaganda pong storya. See you soon, ma'am, pag napisita ako dyan. Yes, thank you po. At, welcome po kayo sa Malta. Yes, at maraming salamat po ulit at Happy Father's Day po, no, sa inyong tatay dito sa Pilipinas. Thank you po. Baka may panghuling mensahe lang kayo, ma'am. Sige po. I guess I would like to invite those who are interested to learn more about Malta to follow me on social media. Yun. If interested po kayo na malaman kung ano pa ba ang kagandahan ng Malta para sa mga OFW or sa mga interested na mag-travel dito, follow me on social media. Jane Travel Abroad or Johns of Jane po. Okay, maraming salamat po ulit, Miss Jane, at happy Sunday po. Sunday po ba dyan? Tama po ba sa Malta? Yes po, Sunday. Happy Sunday po at good morning po ulit sa inyo. Salamat po. Thank you po.
Yan po si Miss Jane Rivera, ang ating kaserbisyong OFW sa Malta. Eh, magbubok na rin ako ng flight. Mahirap, wala pa pala akong itinerary. Mga kaserbisyo, ha, sana may napulot kayong magandang inspirasyon at aaral doon sa ating kwentuhan kay Miss Jane Rivera. At wag po muna kayong bibitiw dahil meron pa tayong nalalabing 11 minutes sa ating programang Aprobyan. Magbabalik po kami. Good morning pa rin. Nagbabalik po ang programang Aprobyan. Kasama niyo pa rin Christian Yusores at para naman po sa ating susunod na pag-uusapan. Galing at talino ng manggagawang Pilipino. Ating ibibida sa Kwentong Obrero. Kwentong Obrero. Kumuha naman tayo, manghingi tayo ng tips at inspiring story mula sa ating makakausap sa ating Kwentong Obrero segment. Siya po ay benepisyaryo ng pangkabuhayang programa po ng Quezon City. At dahil po sa puhunan na kanya natanggap sa nasabing programa, ay matagumpay po niyang napalago yung kanyang ipinatayong munting roving coffee shop. Nauuso na to ngayon eh. Kasama na po natin sa ating programa si Mr. Segundino June De Lapos Jr. Siya po ang may-ari, ang owner po ng Street Brew. Good morning po, Sir June. Si Christian po ito. Kasama niyo po sa programang Aprobyan. Good morning, Sir Christian. Unang-una, congratulations po, Sir June. Kasi nga po, dahil sa natanggap ninyo na tulong pangkabuhayan, napalago ninyo yung inyong Street Brew. At sabi po dito ay nakatulong po sa pangtusto sa pag-aaral lang inyong anak. Kwentuhan niyo po muna kami siguro, no, Sir June, paano po kayo nakatanggap ng ganitong incentive o pampuhunan po mula sa QCLGU? Bali, Sir Christian, 2019 nag-start po ako ng business ng API Scoopy. And then maganda naman po yung pag-sales. Mm-hmm. Kaya lang ng pandemic po, nagtapusa. Opo. And then, nawalan din po ako ng trabaho. Ginawa ko po is, yan po, nangalakal po muna ako dahil bawal po lumabas. Bali, ano po, pandemic. So, nag-scrap po, namili po ako ng scrap mga electric pans, ilang rep, mga ganyan po. And then, after nung ano po, is nakita ko po sa Facebook yung pangkabuhayan QC project po ng aming mahal na Mayor Joy Del Monte. Opo. Itong pangkabuhayan QC, yan po yung ano yung bali, nakatanggap po ako sa kanilang 15,000. Bali, binili ko po ng cart. Yan po yung bike cart po yan. Bike cart lang po yan muna. And then, okay naman po sa bumenta naman po, nag-click Opo. Naman po sa tao. And then, tinulungan din po ako ng small business cooperative, bali under din po siya ng mayor po, bali parang project din po siya ng CTLGO po, bali sila po, nagbibigay po sila ng libreng trainings, seminars kung paano palalaguin po yung negosyo. Ayun. Bali. And then pagkatapos po noon, opo, bali pinasok din po nila ako ng free food bazaar, bali na-experience ko po na mag-sales ng 17,000 isang araw. Wow, bali, ang galing. Kaya po, lalang nagdagan po ako yung aking negosyo para madagdagan po. Kumbaga, hindi lang pala siya natapos doon sa igenerant sa inyo na tama po na 15,000 pesos na pampuhunan. Opo, yes, kasi meron pang mga training. Libre po yung mga training naman. Yes po, libre po yung training sa mga seminars. Ang galing. Kung paano mo palalagoyin yung mga negosyo nyo, bali, ano po siya, pinamumunuan po siya ni Ma'am Mona yan po. Opo, bakit then, di naman naisipan, Sir June, na kape yung simulang business? Bali kasi po, sir, nakapag-training po ako ng barista last 2014 po. Then, ngayon ko lang po siya nagagawa. Galing. Tsaka, yung coffee po kasi, nung nawalan po ako. Medyo nawala lang po yung signal ni Sir June. Ano? Subukan natin balikan si Sir June kasi maganda yung sinasabi niya mga kaserbisyo. Dito pala sa Quezon City, bukod doon sa ibinigay o natanggap niya na pangkabuhayang... Andyan na si Sir June. Okay, balikan natin si Sir June. Hello po ulit, Sir June.
Yes po. Apo, iba, yes, sige po. Sabi niyo po kanina, meron pala kayong training na o background sa pagiging barista noon at ngayon niya siya sinubukang ituloy. Sige po, sir. Apo. Yan po, yung ngayon ko po siya ginamit kasi nawalan din po ako ng trabaho. And then, yun nga po, sinali po ako ng small business PUC sa Food Bazaar sa Quezon City Hall po, sa hallway. Then, kumita po ako ng 17,000 a day. Then, yun, nadagdagan ko po. Kaya po ako nakapagpagawa ng cart na, ito po, bali yung black na cart na yan. Opo. At mga kaserbisyo ha, oo, yung Street Brew na negosyo ni Sir Jun, meron ng dalawang branch. So na talagang matagumpay niyang napalago yung kanyang business. Pero ito ba, Sir Jun, dito lang ba ito nakapwesto sa Techno Hub tsaka sa Visayas Hub o umiikot-ikot din po kayo? Umiikot po yung card po, sir. And, tapos itong card na black, umiikot po yan. And then meron din po ako mga basar-basar. Nakasali po ako sa basar sa Bangko Sentral, sa PSA, yun po. Tapos mag-open na po ako ngayong October sa Batasan East. Wow, pangatlong branch na yan, Sir Jun. Opo. Congratulations po. O yung mga kaserbisyo, napaka-inspiring nung kwento ni Sir Jun na talagang nagsumikap siya at kinuha niya yung pagkakataong makapagsimula ng negosyo. Siguro, Sir Jun, baka meron kayong mensahe o kaya siguro payo sa mga nakikinig po, nanonood na naiisipan ding magtayo ng negosyo pero walang pangpuhunan. Pero sa mga, siguro sa mga lokal na pamahalaan nila, meron namang mga ganong programa. Ano yung payo nyo sa kanila na siguro magkaroon ng lakas ng loob na sumubok po at magsimula din ng negosyo? Yan po, para po sa akin ng ano, may papayag. Siguro, kung anong gusto nilang gawing negosyo, siguro gawin lang po nila ng, sundin lang po nila kung ano po yung gusto po nila. Para kasi pa-flow naman din po talaga sa kung gusto mo talaga yung pag-negosyo na gagawin mo. Ano bang best seller natin, Sir Jun, sa mga binibenta nating kape? Mga cold brew, hot brew ba yan? Opo, bali meron po akong hot brew tsaka cold brew. Bali, ang mabenta po sa akin is yung caramel macchiato po. Ayun, sarap. tayo mga Pilipino, makape talaga, hindi ba? Tsaka, di ba, Sir Jun, parang sunod-sunod na rin umusbong yung mga coffee business. Pero ang kagandahan kasi nito mga kaserbisyo, yung kaibahan ng kay Sir Jun, moving. So hindi ka lang nagsistay sa isang lugar. Marami ka talagang mabibentahan, di ba, sir? Yes, po. Tapos anong... Balipalipat-lipat. Opo, sige po, sir. Balipalipat-lipat po ako minsan sa Quezon City Circle. Sa mga school po. Elementary school kung high school. Apo, sino ba mga madalas na parang nakikita ninyo na malakas na mga suki ninyo, Sir Jun? Yung mga ano, mga government employees po. Oo. Bureau of Animal, DNR, PTB4, yan po. Sila po mga malalakas. Ay, sa tagal nyo na rin, sir. Kumbaga, alam nyo na rin talaga kung sino yung mga market, yung mga area na gusto nyo o mga pwede ninyong puntahan. Siguro panghuli na lamang, Sir Jun, baka meron kayong mensahe sa mga ulit no, sa mga kapwa kaserbisyo natin na nag-iisip magsimula po ng negosyo. May mga gusto rin kayong pasalamatan, sir. Apo, bali gusto ko pong pasalamatan yung aming mahal na mayor para sa maganda nilang project sa pangkabuhayan ng QC sapagkat tinutulungan po nila yung mga tulad ko po na nag-umpisa pa lang sa pagnegosyo. May existing business, kulang sa puunan. Thank you sa kay Ma'am Joy Del Monte, kay Miss Mona Yap para sa small business cooperative at sa PUC po ng Quezon City sa mga free food basar po nila. Nakatulong po din po kasi talaga yun. And then, masasabi ko sa mga gustong magnegosyo, kahit maliit lang na puhunan yan, kahit maliit lang po, kahit 2,000, 1,000. Kasi ako nag-start ako 3,000 puhunan. Napayal, taas ko lang, napalago ko lang ng palago. Siguro,
may papayo ko. Yun nga po, kung ano yung gusto nila, kung ano yung desire talaga nila sa pag-minigus, yun lang po yung gawin nila. Kasi talagang magsusunod-sunod na ito. Okay, maraming salamat po, Sir Jun. Si Gondino De Lapos Jr., ang owner po ng Street Brew. At panghuli, Sir Jun, Happy Father's Day po sa inyo. Maraming salamat po. Thank you po. Yan mga kaservisyo, nako ang bilis po ng oras, 9:32 na agad. Isa na naman pong edisyon ng Aprubyan ang inyong natunghayan at sana po ay meron kayong napulot na mga importanteng aral at mga balita po tungkol po sa sektor ng paggawa. Kitakits po ulit sa susunod na linggo. Balik na dito siguro si Sir Danny Buenafe. Ako po ang pansamantalang humalili sa kanya, si Christian Osores po. Magandang araw po at Happy Sunday, Happy Father's Day po sa lahat ng tatay.